Hi guys, another day, another mini vlog. At ngayon nga ay oras na naman ng ating trabaho, kaya naman kinuha ko na itong sasakyan para i-drive. Bali, huling araw ko na nga pala ito ng pagdadrive dito sa sasakyan, isosoli ko na kasi ito kasi masyado na siyang magastos. Tsaka wala nga din akong lisensya, kaya naman nakakatakot talagang i-drive to, kaya sobrang dalang ko na lang siyang gamitin. Bali, simula nga pala bukas ay magbabike na lang ulit kami papasok. Okay lang naman na nakabike lang papasok kasi 6 years naman din ako nagbabike lang na pumapasok. Ayan nga at nalulungkot na ako dahil bukas ay nakabike na lang ako papasok. Dumating na nga ako dito sa shop kaya sinarado ko na rin itong pinto at kinuha ko na rin itong gamit. Bali, dito ko na nga lang pala sa harapan ipinark itong aking sasakyan. At ayan nga pala yung shop namin sa harap, yung kulay brown. Ayan nga at pumasok na ako dito sa loob at nakita ko agad si Romel at itong kasama naming babae. At ayan nga at pagdating ko ay agad ako nagwalis. Nilinis ko na at dinampot itong mga dumi, ayaw ko kasi nang makalat dito. Bali, pagkatapos ko nga madamputin ay tinapong ko na agad para naman lumuwag dito sa aming pwesto at ayan nga at pabalik na ako agad. Pagbalik ko nga ay agad ko nang tinapos itong order, nandito na kasi yung may-ari nito at iniintay na bilisan ko daw. After ko nga palang gawin yung bukay ay inilagay ko na yung card para makapagbayad at makaalis na siya. Ayan nga at nakapagbayad na siya kaya naman lumabas na siya. Pamaya-maya ay dumating na itong si Khaled, siya nga pala yung nagdadala sa amin ng mga bulaklak. Bali, hindi nga muna pala ako kumuha ng bulaklak kasi madami pa kaming natitira sa rep. Kailangan muna siyang maubos para hindi masayang at malanta. Sinimulan ko na nga rin pala itong susunod na order. Salamin ito, tapos pinapalagyan lang ng bulaklak at saka ng pera. Pangre-regalo daw sa housewarming. Ayan nga at dyan na nga nasisimulang mag-inarte itong madam kung ano-ano ng ipinagpapalagay. Nilagyan ko na nga ito ng mga iba pang palamuti para naman hindi siya magreklamo kasi 100 yung pinagawa niya. At ayaw pa rin talagang magtigil nitong madam kaya naman nilayasan ko at hinayaan ko na silang gumawa. Iniwanan ko na nga tuluyan at sa kanila ko na pinatapos. Ayaw ko kasi makipag-away sa mga customer for today's video. Ayan at salamat at tatapos na makalayas itong mga madam. Kung makadiman, akala mo kung sino, mabaho naman ang hininga. At ewan ko ba naman kung may third eye ako o ako lang talaga ang nakakakita nitong mga dumi na to kaya ako lang ang nagdadampot. Diyos ko, 8 years in service, walang ginawa kundi maglinis. Pagkatapos ng pakuluin ng madam yung dugo ko ay naisipan ko na mag-inumuna nitong tsaa para naman marelax at mawala ang init ng ulo ko. Nang mahimasmasa na nga ako ay sinimulan ko nang ayusin itong mga jahas namin para pag dumating yung customer ay makapamili sila ng maayos. Bali, everyday nga pala ay 30 pieces na ready-made bukay ang ginagawa namin. Bali, yun na nga lang pala yung natira. Ayan nga at sinipag pa ako kaya naman naisipan ko pa na magwalis at maglalampaso na rin nga pala ako para naman kuminang itong aming sahig. Mainam na rin na malinis itong sahig, baka kasi dumating yung amo naming dragon, mapagalitan na naman kami. At after nga niyan ay prayer time na kaya naman naisipan ko muna na lumabas at pumunta sa masjid para naman mag-CR. Ayan nga at lumabas na ako, naglalakad na ako papunta ng masjid. Patingin-tingin nga ako sa kaliwat kanan kasi baka mamaya may pulis, ma-Julie Vega pa ang bakla. Eto na nga pala yung CR dito sa masjid, madami-daming gumagamit ngayon kasi oras ng sala, naglilinis sila. Pagkatapos ko nga mag-CR ay lumabas na din ako, medyo padilim na. Nadaanan ko nga din pala ditong rep at sakto meron ditong tubig kaya naman kumuha na ako ng dalawa. Babalikan ko na lang pala mamaya yung isang buong karton, iuwi ko lahat. Ito nga kunwari dalawa lang talaga yung kinuha ko pero mamaya babalikan ko kasi sayang naman, libre, di ba? At yun man at babalik na ako dito sa shop, tinuturo ko pa nga kasi baka mamaya maiba ako ng papasukan. At pumasok na nga ulit ako sa loob para kunin itong bag, kukunin ko kasi yung tinapay na baon ko. Bigyan mo ako ng kape. Bigyan mo ako ng kape. Ha? Bali, ganitong oras nga pala yung break time namin. Pag oras ng sala ay walang customer kaya naman nakakapagkape kami at nakakapagpahinga kahit papano. Ako lang ba yung nahilig dito sa tsaa dahil nga sobrang lamig dito ay ito na lang talaga nagpapainit ng katawan ko. Ayan nga at humigop na ako ng mainit na mainit at tsaa, napakasarap. Inalok ko nga din pala ng tinapay itong kasama ko para naman makakain din siya. At ayan at tinignan ko na nga rin pala baka mamaya nagchat na yung booking ko. May racket kasi ang bakla mamaya, sayang naman baka hindi matuloy kaya naman ako na ang nagchat. Sayang din kasi yung 250 kung hindi matutuloy, di ba? Ayan nga at kinain ko na ng kinain itong tinapay. Iniintay ko pa kasi yung reply ng booking ko kung tuloy ba o cancel. At dahil nga sa sobrang tagal ng reply ng booking ko ay inaisipan ko muna na gumawa nitong pan-display namin. Chocolate nga pala ito tsaka itong may mga design-design na ganyan. Bali, alas 6 na nga rin pala at nakarami kami ng benta ngayon. Hindi ko nalang na-i-video lahat dahil sobrang busy talaga. Tatapusin ko nga lang pala itong ginagawa ko at pamaya-maya ay magliligpit na kami ng mga gamit. Sobrang bilis na talaga ng araw at saka ng oras. Matatapos na naman yung 11 oras na duty namin. Binilisan ko na nga pala yung pagtusok para naman matapos at makauwi na kami. At everyday nga pala ay kinukompute namin kung magkano yung benta namin sa loob ng isang araw. At yan nga at nakauwi na ako ng bahay. Makakapagpahinga na. There's no place like home nga talaga. Yun lamang po. Thank you!